Pero kabaligtaran siya ng mga magulang niya. Sana lang, hindi mo nalilimutan na kung sino siya at sino ka. Naibyang, magkaibigan lang po kami ni Justin. Eh, saan ba naman nagsisimula yan? Naibyang, napaka-imposible po ng iniisip ninyo. Halika na nga po. Nagpapaalala lang ako sa'yo. Simula nung namatay si nanay, naging sakita na si Itay. Meron kaming maliit na negosyo noon na ukitan. Pero nung hindi na kinaya ni tatay magtrabaho, tumigil na ako sa pag-aaral. Ako na lang gumawa ng trabaho niya. Tulad ng maliit naming negosyo, nawala na rin si tatay. Pero okay lang yun, dahil alam ko naman na magkasama na sila. Mahal na mahal ng tatay mo ang nanay mo, no? Oo naman. Sobrang bait ni tatay. Sabi nga ni nanay, pag mag-aasawa ako, kailangan katulad ni tatay. Pero parang imposible na yun dahil wala nang ganung klaseng lalaki ngayon. Sa tingin mo? Hindi rin. Eh malay mo, andiyan lang yun sa paligid. Justin, gabi na. Uwi na tayo. Andrea, saglit lang. Niyaya kita dito. Kasi... Justin. Meron ako sana gusto sabihin sa'yo eh. Justin. Andrea! Teka lang, saglit! Bakit? Justin, anong bang ginagawa mo? Di ba sabi mo gusto mo makipagkaibigan? Tapos ano yan? Ano naman yan? Di mo ba ako magugustuhan? Di mo ba ako magbibigyan kahit isang chance lang? Justin, hindi naman yan yung punto eh. Anak ka ng amo ko. Kung tutuusin, amo nga na kita eh. Kaya hindi talaga pwede. Andrea, ano ba yan? Hindi naman importante yun eh. Ano ba yung naaalala mo sila, Mama? Ha? Andrea, huwag ka na mag-alala. Ako na bahala doon. I can tell them right away. Justin, hindi talaga pwede. Kalimutan mo na to, hindi tayo magiging higit pa sa magkaibigan. Sorry. Justin, talaga? Ang bihira ka? Tinakot mo naman ako eh! Yeah, ikaw kasi! Ayaw mo ko sagutin! Huwag mo akong takutin ng ganon! Tingnan mo, love mo rin pala ako. Ikaw talaga. Mahal din kita. Huwag mo akong takutin ng ganon! Ay!